Pascal Lufet, FLM blogger, boom boom. Everybara! Boom, boom! Kamusta tayo mga ka-five day? Welcome back ulit sa akin channel, mga mam, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon! Saludo po sa inyo. Welcome back ulit mga ka-five day, at mayroon tayong pag-uusapan ngayon at bibigyan natin ng isang reaksyon patungkol daw di umano sa sinasabing PESCON! Ay, PESCON! Prescon. Ayun. Mga ka-five day, katulad nga sa thumbnail ko, ano? See the difference. Alin, alin, alin ang naiba? Kitang-kita naman sa thumbnail, mga ka-five day, kung sino at alin at kung paano at sino ang tamang Prescon. So, yung sabihin na natin, ang iba dito ay hindi talaga press con ito, no? Hindi talaga press. Meron siguro mga ilan na sinasabing nakamiyembro sa media. Muntik na akong bumilib, mga ka-five men, ano? Muntik na akong bumilib. Ano sabi nila? Monday, magpapa-press con. Kaya lang Friday, napaaga yata. Muntik na ako mapabilib nung lekat na ipinagpipilitan kasi napapanoorin yung video na yun. Pinanood ko ngayon. Umpisa pa lang, parang sabi ko, parang nagla-live lang ah. Parang nagla-live lang dun sa kay Makmak Jablo na channel. Yung mga sinasabi niya doon sa Prescon, PESCON. PESCON pala. Yung mga sinasabi niya doon is wala pong pinagkaiba o walang pinaglalayo doon sa sinasabi niya sa live niya kay Makmak Jablo. Parehas na parehas. Yung senaryo, yung mga kwento, kung paano pagkakasunod, is ganun na ganun. At halam naman natin, halatang halata naman natin, doon sa mga nagtatanong ng mga media daw kuno, uy, shoutout nga pala kay Latigo News TV. Woohoo! Boom, boom! Kasali ka doon, Kupal! Nandun ka! Taga Latigo News TV. Ayos din ano. Alam mo, imbis na manginig ako sa takot o sa mga pasabog na sinasabi, naging laugh trip eh. Naging comedy. Ba, alam niyo kung bakit naging comedy? Kasi si Mr. Armen Ignacio, komedyante po yan. At alam naman natin kung paano magtrabaho yung mga ganyang komedyante. Kundi magpatawa lang na magpatawa. Eh, tama lang din yung ginawa ni Armen Ignacio at na marami ang napatawa niya sa FFCI. Sinisisi niyo pa ang FFCI na budol. Bira. Ay bakit hindi nyo mo ipagngalandakan yung double triple the money mo? Bakit ayaw ninyong lumantad sa media talaga na sinasabi nyo na manalaki o bigatin? Katulad yan na sinasabi ni Lady M, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kaya lang, ang nakuha nyo, kapisana ng mga bobo ng Pilipinas. Ay hindi pala, Kupal ng mga bobo sa Pilipinas. Kayo yun, walang iba. Anak ng kamote. Yan ba ang sinasabing pa-prescon? Yan ba sinasabing maraming pasabog, anak ng pusik? Utot na lang ang sumabog sa inyo eh. Patatawa pa ako eh, kabisi po. Parang palaka doon sa likod ng ano eh. Para yung kokak eh. Kasama pa niya si ano. Si si Cerveza. Cerveza Grande. Pare parehas lang kayo eh. Mga kupal kayong lahat eh. Dapat nga hindi kupal tawag sa inyo. Tulok.
ba? Anak ko nga mo, ate. Akala ko naman may mga papasabog na Presus Mario Josef. Eh, para lang nagla-live din sa... sa mga klase Prescott. Pinagdidiinan mo na nabudol ka ni Sir Francis, pero hindi mo yung pinagdidiinan ang sarili mo doon sa ginagawa mong negosyo na double, triple your money. Ito ba alam ng mga nandoon kung ano yung double, triple the money mo? Ito ba alam ng mga inimbitahan mo doon? Maaari siguro yung iba alam. Pero dahil sa nabayaran yung iba doon, ay, tikom na ang bibig. Thumbnail nyo CNN. Nasa na CNN? Tapos sasabihin nyo, video to be passed. May ganun ba klaseng press kun? At nauudyokan pa kayo ha? Nauudyokan pa kayo ng press? Na sinasabing, ay sige, i-blind item na lang natin. Blind item daw, pero putik nga, sinabi mo rin ang pangalan. Pinanggit mo pa yung mga vlogger na mas... ano ba yan? Binanggit mo pa yung mga vlogger na mga sumusuporta kay Sir Francis. Ano ba yung mga sinabi mo doon? Ito ba ang dapat ninyong hangaang press con? Ang gusto kong... sus! Hindi talaga kami na sorpresa eh. Yung patulpo ninyo malamang mas worse pa dito. Yung patulpo ninyo sinasabi, malamang nakang Diyos ko po. Kung eto nga, hindi nyo napagtagumpayan eh. Nagsayang lang kayo ng... ay, naku. Kawawa naman kayo. Alam niyo yung mga ginagawa ninyo? Ito yung mga galawan ng mga taong wala nang pang-intindi sa sarili nila. No? Ito yung galawan ng mga taong weak. Hinang-hina na sila. Nagsisik na sila ng mga paawa sa ibang tao. Kumukuha na sila ng simpatya sa ibang tao na sana bigyan sila. Sa palagay nyo ba, yung ginawa nyong presko na yan ay kakalat? Maaaring kakalat lang yan pero sa loob lang ng FLM family at sa anti-FLM. Kapag ba kumalat yan sa buong mundo, ang tanong ko, maganda ba ang idudulot yan kay Sir Francis? O masama? Ang sagot ko, maganda po. Maganda po ang may dudulot yan. Wish ko lang na kumalat yan sa GMA, sa CNN. Aabangan ko po yan. I-search ko po palagi yung update news nila. Kung talagang nandun kayo. Kung hindi ko kayo makita doon, ibig lamang sabihin na nangluloko kayo ng mga taong nagpipilit kayong magmaniwala sa inyo. Yan po ang real talk. Natural, mamuhunan, gagastos kayo para lang makakuha kayo ng mga taong kakampi sa inyo. Meron ba? Wala. Wala kayong nakuha. Nagpasalamat lang sila dahil pagkatapos nyo silang bayaran, kung meron man, ay nagpaalam na kayo sa isa't isa. Maganda ang mabubuhay dudulot nito kay Sir Francis. At bakit? Malalaman ng buong mundo, malalaman ng husto ng kasuluk-sulukan sa bansang Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga hindi pa nakakaalam sa kwento ng buhay ni Sir Francis Cleo Marcos, mauungkat ang tunay at kung saan ba talaga nanggaling si Sir Francis Cleo Marcos. Maganda itong ginawa ninyo, Mary Ann. Maganda ito, malaki may tutulong ito kay Sir Francis. Hindi po kikababagsak ng FLM family ang ginawa ninyo. Ika-aangat pa po yan. Kapag nagkaroon ng mga investigasyon kung sino nga ba talaga ang taong ito, at kapag nagkaroon ng mga investigasyon kung ano ka,
At bakit ka nag-iiyak dyan? Akala ko kakanta ka ng bidyok. Akala ko magbibidyoke ka. Alam ko pag-press ko yung mga microphone ng press na sa lamesa. Tapos, karamihan ang gamit yung mga camera. Okay na rin yung siguro cellphone kasi uso naman ang cellphone ngayon. Pero, ilan lang yung nakita ko may mga tripod. Paano ka makakapag-record ng maayos kung wala kang tripod? Paano? Press ba talaga yung ganun? Hindi preparado, cellphone lang ang hawak. Euro TV, oh ayun, naniniwala ako doon, Euro TV News. Kasi kumpleto talaga sila. Pero yung iba doon, ano yun? Mga vlogger na naimbitahan lang sa... Hindi ba? Tapos na nag-umpisa na lang magpuputak, yun talaga yung sinasabi, yung paulit-ulit lang naman yun sa live nila. Wala namang bago. Ano ba yan? Masakit yung pangako, tsaka tiyan ko, kakatawa sa inyo eh. Para sa akin, pabor yun sa FFL, sa FFCI. Pabor na pabor. Maganda nga kumalat eh. Maganda nga magkaroon ng investigasyon, maganda nang marami nang magtanong at marami na mag-ungkat sa totoong pagkatao ng Sir Francis. Mas maganda 'yon. Para malaman ng mabilis kung sino talaga si Sir Francis de Yu Marcos. Kung siya ba talaga ay si ganito o kung siya ba talaga ay si ganon. Maganda na rin 'yon. Para magkaalaman na tayo. Hindi yung puro na lang kayo hula dyan. Keso ganun, keso ganyan, keso ganito. Ay, nako. Nga naman ako. Walang pagbabago. Comedy ang dating eh. Naging comedy. Naging katawa-tawa kayo. Hindi man lang nanginig yung laman ng mga FFCI sa inyo. Diba? O paano mga kapaydol? Sakit na tiyan ko nga tatawa eh. Tsaka masakit na rin yung hilagin ko. Magbigay lang ako ng reaction. Hindi ko ganun ang press con. Pagkakaalam ko. Hindi po yun ang tamang pamamaraan ng press con. Kagaya nga na sinasabi natin ano, na working environment yan, planchado ang lahat para gamitin para sa mga tanong, planchado ang lahat. At I don't believe, hindi ako believe sa ganung klase ng press con. Eh para talo pa nila yung nagpakita ng mga artista, yung nagpo-promote ng pelikula, talo, tinalo pa. Hindi sa mukha, ha? Hindi sa mukha. Alam naman natin yung mukha, eh. Sak, sobrang kapal ng makeup pa. Sobrang kapal ng makeup yan. Siyempre, mag-iiba yan. Lakas nyo makalait. Hindi kayo nga. Hindi nga kayo tumitingin sa salamin nyo. O ano ba talaga ang itsura nyo? Nakuha nyo pang manlait sa kapwa nyo tao. Ibang klase. Diyan lang naman kayo magaling eh. Sa manglait. Hanggang dyan lang kayo sa manglait. Pagtapos manglait, manglait. Hanggang dun lang. Paulit-ulit. Wala na kasi kayong may babat po. Asya, dito lang muna tayo mga kapaydan. Maraming salamat po. At siyempre, magbigay lang tayo ng reaction sa press con ko. No? Eh, walang kakwenta-kwenta. Walang kalaman-laman yung mga sinasabi. Meron pa pala ako hihahabol, no? May nakita rin ako dun, sabi. Ano-ano po pala ang sasampanin yung kaso patungkol sa kanya? Ay, sa ngayon, wala pa akong mababanggit patungkol dyan. Kasi gito, kasi hulak ng kamote naman. Naglulukuhan talaga tayo, no? Nagpa-presscon ka, hindi ka handa sa mga tanong? Nagpa-presscon ka, hindi mo alam ang isasagot mo?
Mukhang nagkulang yata kayo sa briefing sa mga tao ninyo. Bakit hindi nyo nasagot ng maayos yung tanong? Napakasimple lang ng tanong. Hindi nyo mabanggit yung mga isasampa ninyo kasi wala. At alam niyo kapag ginawa nyo yan, merong babalik sa inyo. Nasasampahan din kayo. Kaya hindi kayo makapagtuloy-tuloy. Hanggang ganyan lang kayo. Tulpo? Sige nga, abangan natin yung tulpo na yan. El Toro family lahat ang nandun. Naglolokohan lang tayo. Lahat kabit sa'yo. O siya, maraming salamat mga ka-Five Nights sa patuloy na pagsuporta niyo po kay Aska Lupet. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aking videos, reaction. At syempre, patuloy na pagsuporta kay Sir Francis Leo Marcos. Maraming salamat po mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo. Naroon! Saludo po ako sa inyo. Huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay sa atin ng dakilang lumikha. At syempre, mga ka-Five Nights, pag-aralang mabuti ang lahat ng ating nakukuhang mga balita at naririnig, pagtagpi-tagpiin natin, saka natin pagnilayan kung ito ba ay may katotohanan o katang-isip lamang. Maraming salamat po. Salamat po. Ingat po tayo palagi. Boom! Boom!